naiintindihan ko na ang isang babae may pera yung pananagutin para sa pagbubuntis. Ngunit bakit kailangan siyang parusahan dito? Kayo mga babae, hindi nyo naiintindihan ng mga lalaki. Hindi na tinitiis ng mga lalaki ang one-sided blaming and shaming nyo sa kanila. Nalilito na ako. Ano bang gusto mong sabihin? Sobra-sobra ang pagtatanong ng lipunan sa mga lalaki. Gawin lahat ng hirap, walang kasiyahan at tumira sa sino mang babae. Kung ano-anong pinagsasabi mo, wala namang katuturan? Mga lipunan na kinokopya ang Amerika ay mga feminist. Gumagawa sila ng mga batas para makinabang ang mga kababaihan. Hinihikayat nila ang pagkasira ng mga tahanan. Tignan mo ang child support law na ito. Sa lalong madaling panahon, ang mga kababaihan ay gumagawa ng mga sanggol para lamang magkaroon ng madaling pera para mabuhay. Wala eh. Ito ang Pilipinas. Pumunta ka sa korte para humingi ng sustento. 18 anyos na ang bata bago bumakuha. Hindi lang yan. Pupunta ka sa ligawan. Ang pamilya ng tatay ang pwede kumuha ng anak. Mahabang topic ito. Hindi ko na ito maipapasok sa pagkakataong ito. Ngunit ang alam ko, mas mahirap ang lalaki kaysa sa inaakala. Anong mahirap? Ang mga babae ang pangunahing naglalagay ng panganib sa kanilang buhay. Nanganganib na ma-rape, nanganganib na putulin ang kanilang mga ulo. Ang pagpunta sa ibang bansa para maging isang OFW. Tama! Kaya huwag mong sabihin nahihirapan ang mga lalaki. Hoy! Tigilan mong kakasigaw sa akin. Ray na lang ako, hindi ako lalaki. Akala ko beshi tayo o sila lang. No, honey. Hindi ito Amerika. Isa lang akong bakla. Because it's a Friday night, there's no work tomorrow, let's party. There's fried wings and chips on the list tonight with Bacardi. Anyway, ang takot sa mga lalaki ay pagkatapos nilang palakihin ang anak ng ibang lalaki, palaging inahanap ng batang iyon ang kanyang totoong ama. Sa paraang nakikita ko, kung ikaw isang dayuha na pumunta sa ating bansa, mas mabuting kunin mo ang makukuha mo. Pakinggan mo ang sarili mo, Angel. Kunin mo ang makukuha nila. Parang tama sa akin. Kunin mo kung ano ang makukuha niya. May pera ang lalaking iyon para makakuha siya ng babaeng walang anak. Kaya sinasabi mo ibinibenta ang mga babae? Aha. Nakikita ko na kung ba't kayo yung mga walang boyfriend. Dahil masyado kayong emosyonal at nakikipagtalo. Sa inyo, may makakapagsabi ba sa akin kung ano ang halaga ng mga kalalakihan sa inyong mga kababaihan? Gusto nila ng babaeng mabait, mapagmahal at edukado. Oo, gusto nila ng babaeng mabuting asawa. Isang mabuting asawa? Anong ibig mong sabihin? Isang babae mag-aalaga sa mga bata at sa tahanan. Kahit sinong babae ay kayang mag-alaga ng mga bata at tahanan. Kahit isang puta, ibig sabihin ba ay pinapahalagahan siya ng mga lalaki? Kayong mga babae, tanga ba kayo o nagpapanggap? Pinapahalagahan ng mga lalaki ang kabataan at istura ng isang babae. Kung tutusin, kung mas edukado ka, ay mas mahirap para sa iyo ang makahanap ng isang lalaki. Parang tanga lahat ng lalaki. Gusto ng edukado yung babae. Oo talaga. Aksyon lang sa kwarto ang inaalala ng mga lalaki. Hindi yun totoo! Kaya bakit ang mga lalaking kasal sa mga babaeng may pinag-aralan ay lagi nanloloko sa ilang hindi magandang kalapating mababang lipad? Bobo kasi kayong mga lalaki! Hindi kasi ang mga modernong babae na tulad mo ay iniisip ang mga lalaki ay dapat kumikilos tulad ng mga babae o maging malambot at matamis tulad ko. Magseryoso ka ba? Ano bang ibig mong sabihin? Pinapahiya ng mga babae ngayon ang mga lalaki na gustuhin ang hindi naman nila gusto tulad ng gusto nila ng sexy, fit at kababatang babae. Anong punto mo? Kausap ko lahat ng uri ng lalaki sa lahat ng oras. Sigurado ka? Baka ikaw ang gusto ng mga maruruming lalaking yan. Stop the gay hate, sweetheart, or get canceled. Anyways, nakikita ng isang babae ang pera ng isang lalaki bilang kaakit-akit. Ang isang lalaki ay nakikita ang kagandahan at kabataan sa isang babae bilang kaakit-akit. Paano kung ang mga batang babae na may anak na bata pa ay kaakit-akit? Ang lalaking may pera ay ayaw sa isang babae na nakasama ng maraming lalaki para maging asawa. Nagsisimula na akong hindi magustuhan sa'yo. Nagsisimula ka na maging mukhang tanga. Hindi, hindi, hindi. Hayaan mo siya magpatuloy. Kahit isa o dalawang lalaki pa lang ang nakakasama ng isang babae, karamihan sa mga lalaki ay nakita na ang kanyang privado na may mantsa na ayaw na nilang itong pasukin pa. Na mantsa? Nabahiran? Siya ang nabahiran, masakit. Iba ang tingin ng babae at lalaki sa mundo.
Parang hindi patas sa akin. I've been waiting for the weekend to come. I know it is here, I'm gonna have some fun. Parang hindi patas sa akin. Let's go, live it up, let's add a couple ales and go drink them up. Boy, because too much work every day. You're starting up, play, can't spend my whole life living this way. Each and every day I want to celebrate like it's my birthday. Because it's a Friday night, there's no work.